Mapagpalang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula sa ating programa, baka interesado po kayong bumili sa mga mahiwaga kong produkto na nakapagpapagaling sa maraming sakit na normal at kababalaghan at nagbibigay ginhawa dito sa mundo ng tao at sa kabilang mundo sa pang-araw-araw natin. Katulad po ng Magic Haplas, Anti-Kulam Magic Oil, Anti-Barang Magic Oil, Anti-Lason Magic Oil, Anti-Aswang Magic Oil, Healing Magic Oil. May malaki at maliit na bote po kami ng mga magic oil. Anti-Binat Juice, Habak de Spiritual, Habak de Giera, Healing Magic Tuob na Pausok, Anti-Lagas Hair Oil na Hair Grower, Magic Swerte sa Negosyo, at iba pa pong mga produkto na lalabas sa hinaharap. Sana ma-check nyo lang po ang aking shop sa aking page. O i-check nyo lang po ang mga albums sa aking page kasi may mga testimonials po ako at mga picture tungkol sa produkto. Balik na po tayo sa ating programa. Addict tayong lahat sa aliw. Social media, video games, at porno. Sa sobrang aliw, tayo na ay nababaliw. Mga kapatid, ang digmaan natin ngayong henerasyon ay hindi pakikipag-away sa bala o sa mga kutsilyo o sa mga bomba, kundi ang digmaan natin laban sa mga addiction sa teknolohiya. Ang mga modernong teknolohiya na nagbigay sa atin ng social media, video games at porno ang kailangan nating pagkaingatan. Yan ang sumisira sa mga utak at buhay ng modernong tao ngayon. Karamihan ay nawawala na sa totoong buhay at nasasadlak na lamang sa buhay sa online o sa internet, sa virtual na buhay. Oo, nagagamit natin ang modernong teknolohiya para makipag-usap sa mga malalayong tao, malaman ang mga mapapakinabangang impormasyon, at makipagbahaginan ng ating mga karanasan. May pakinabang ang modernong teknolohiya, ngunit mahirap lang bigyan ng limitasyon ang sarili para hindi tuluyang ma-addict sa mga modernong teknolohiya. Yan ang challenge natin ngayon. Mahirap dito sa mga teknolohiya na ito ay talagang sadyang maa-addict ka kapag hindi ka mag-ingat. Tapos napakaraming masamang epekto ang addiction sa mga ito. Unahin natin ang social media. Ang social media ay magagamit natin para makipag-usap sa mga minamahal natin sa buhay, magnegosyo at matuto sa iba't ibang mga kaalaman. Pero malamang ay napansin mo na kapag halimbawa nag-scroll ka lang sa social media, akala mo 5 minuto lang ang tatagal mo sa social media, tapos isang oras ka na pala nag-scroll ng nag-scroll. Tapos ang mga na-scrollan mo ay mga wala namang katuturang mga bagay. Dahil sa sari-saring content na sexy, marangyang buhay, nakakatakam na pagkain, nakakaawang bagay, nakakagalit na pangyayari, nakakatakot na palabas, at iba pa na walang hanggang nakalinya sa social media feeds natin. Syempre, nakaka-addict talaga ang social media kasi lahat ng damdamin natin ay napupukaw nito. Oo, magagamit natin ang social media para makipag-ugnayan sa mga minamahal natin sa buhay at ang iba pang gamit na sinabi ko, pero ang walang hanggang pag-scroll sa mga social media feeds, yan ang makakasira sa mga utak natin at syempre, hindi makakabuti yun sa atin. Ang dahilan na nakaka-addict nga ang social media ay ang tao ay nangangailangan ng isang komunidad para mabuhay at ang social media ay nagbibigay ng isang parang komunidad sa mga tao. Pero ang mahirap dito ay maraming nagpepeke, nagpo-photoshop dito sa social media. Hindi naman talaga totoo na ganun ang buhay nila. Tapos, isa pa ay sobrang dami ng mga tao na bahagi dito sa komunidad na ito na hindi sanay ang tao dahil nga dati ang mga komunidad na kinabibilangan lang natin ay mga 100 o 200 lang kadami ang tao. Tapos ngayon, 100 na milyon ang bahagi ng komunidad na kinabibilangan natin o baka nga mas marami pa, di ba? Kaya nga nasistress ang mga tao dahil sobrang dami na ng pagkukumparahan dito sa komunidad na ito tapos ang dami pang nagpepeke.
Sa halip na mag-social media tayo ng walang hanggan, dapat makipag-socialize tayo sa mga tao sa paligid natin sa totoong buhay, hindi lang sa online. Pangalawa, pag-usapan naman natin ang porno. Ang porno ay masama talaga sa lahat ng paraan. Wala itong pakinabang at nakakasira ng utak ng tao ang panunood sa mga ibang tao na nagsisiping. Sadyang nakakapagpabastos lang ito ng utak natin kapag palagi tayong nanood ng mga mahalay na mga salida o palabas na tinatawag nating porno. Kahit nga sa social media na TikTok, Instagram, Facebook, may mga kumakalat ng mga bastos o hubad tapos nagpapahiwatig ng pakikipagsiping. Kahit ang panonood ng mga ito na hindi pa ganun kalala na talagang yung mismong pagsiping na ay masama pa rin. Kapag tinitingnan palagi kasi nakakabastos ng utak yan. Ang nakakalungkot nga ay ang mga maliliit na bata na may access sa mga cellphone ay nakakapanood na rin ng mga porno. Ang sex ay ang pinaka-basic na pagnanasa ng mga tao na nagbibigay buhay nga. Kasi nga ang nanay at ang tatay ay nagsama para makabuo ng anak. Ito ang pinaka-basic na sabihin natin gana o desire ng mga tao. At kaya nakaka-addict talaga ang porno kasi binibigyan ka ng peking version ng kung ano talaga ang natural na desire o gana ng tao na makapaghanap ng isa na makakapares niya at bumuo ng pamilya kasama ang tao na yon. Sa isang pindot lang ay makakakita ka na ng milyon-milyong mga tao na nagsisiping. Tapos libre pa. Sa sobrang dami ng mahalay na imahe at sexing palabas, ay sunog ang mga utak ng tao na manunood ng mga ito. Sa halip na magporno, ay makipag-ugnayan tayo sa mga potential nating mga partner sa mapagrespetong paraan. O kung meron na tayong partner sa buhay, ay mag-focus na lang tayo sa pagmamahal sa kanya. Dapat talaga iwasan natin ang porno kasi yan ang magiging balakid sa atin sa pagbuo ng tunay na pagmamahal at pagtaguyod ng pamilya sa hinaharap. Pangatlo, ang video games. Ang video games ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at pakiramdam din na nanalo ka, lalo na kapag nanalo ka nga sa video games. Pero sa totoo lang ay hindi naman talaga tagumpay ang pagpanalo sa mga video games kasi pagbalik mo sa totoong buhay ay wala ka naman talagang nagawa sa totoong buhay mo. Pag pinatay mo na ang computer o ang cellphone mo, ay wala na rin ang tagumpay na kala mong nakuha mo. Ang mga taong naglalaro ng video games, lalo na ang mga batang lalaki na naglalaro ng mga ito, ay naghahangad sa pag-angat at pag-unlad sa buhay, pagtaas ng kanilang mga ranggo, at ang video games ay nagbibigay ng peking tagumpay sa ganitong larangan. Sa halip na mag-video games, sana ay gamitin na lang natin ang oras na yon sa totoong buhay, sa pag-level up at pagsikap na umunlad sa totoong buhay. Mas maganda na magpalakas tayo sa ating mga katawan, gumawa tayo ng mga sarili nating negosyo o magsikap sa ating mga trabaho, maglaro tayo ng sports, mag-improve tayo ng mga skill natin sa totoong buhay na mapapakinabangan natin at ng mga tao sa paligid natin. Magtanim tayo, mag-alaga ng mga hayop, halaman. Basta yung kung ano yung totoong buhay, yun ang i-focus natin para talagang lumago ang totoong buhay natin. Ang epekto ng addiction sa social media, video games at porn, sa madaling salita ay ang pagiging lonely, ang depression at kapag malao na ay suicidal anxiety. So halimbawa ay ang mga tao na na-addict nga sa social media, video games at porn ay mas nagkakaroon nga ng mental health issues. Maraming tao na may ganitong issue ngayon pero dahil nga sobrang normal na ang daming tao lalo na ngayon sa COVID na na-addict na sa social media dahil hindi nga makalabas ng bahay at walang ibang magawa. Ang loneliness, depression at suicidal anxiety ay nagdudulot sa katagalan ng mga tao na nagpapakamatay. Meron na talaga mga nagpakamatay dahil nga sa mga mental health issues na kaugnay sa paggamit ng mga modernong teknolohiya
Kaya kailangan talaga mag-ingat tayo dahil isa talaga itong digmaan. Kasi ito ang digmaan ng ating henerasyon. Kaya dapat talaga seryosohin natin. Dahil kung hindi ay baka tayo naman ang mabiktima o ang pamilya natin o ang minamahal natin sa buhay ang mabiktima ng ganitong mga addiction. Marami nang nagdurusa sa mga mental health issues. So kailangan maging aware tayo sa mga ganito at labanan natin. Ang paggamit sa social media ay dapat bawasan para ang importante lang na pakikipag-ugnayan ang maiwan at hindi tayo mag-scroll sa walang kwentang bagay. Tapos sa porno naman at sa video games, dapat talaga natanggalin na lang natin at mag-focus tayo sa totoong mga relasyon at sa totoong pag-unlad sa ating mga buhay. Dapat ay habang maaga pa ay tanggalin na natin ang ating mga addiction sa mga modernong teknolohiya ng social media, porn at video games. Dahil nga sa sobrang pagka-addict natin sa aliw, tayo na ay nababaliw. Kung interesado kayong malaman ang katotohanan sa kabilang mundo, sana po ay makasali kayo sa free Third Eye Meditation na binibigay ko po kada Sabado ng 10 a.m. sa personal Facebook profile ko. 15 minutes lang po per session. Kung hindi po kayo umabot, ay sana panoorin nyo na lang at sabayan ang aking replay na ipopost ko po sa aking profile at sa Paraisa Meditation Group ko. Kung sincero po kayo, makapagpapalabas po kayo ng perlas ng kapangyarihan na magsisilbi na patunay sa inyo na totoo nga ang kabilang mundo at may powers po ito na mapapakinabangan natin sa araw-araw natin dito sa mundo ng tao at sa kabilang mundo. Pwede kayong sumali sa Paraisa Meditation Group ko na isang komunidad ng mga tao na nagtutulungan para mas gumaling pa sa kanilang mga katawan, isipan at lalo na sa espiritu para malaman ang katotohanan sa kabilang mundo, mamuhay ng maayos dito sa mundo ng tao at makauwi ng matiwasay sa kabilang mundo pagdating sa ating kamatayan. Pwede rin kayong sumali sa SKP o Spiritual na Katipunan ng Pilipinas na isang pagsikap na matipon ang lahat ng spiritual na Pinoy para magbahaginan sa kanilang mga karanasan, kaalaman, kakayahan at kagalingan para mapatunayan ang kanilang mga espiritual na pananaw at makapili ang mga tao sa kung anong espiritual na pananaw ang kanilang aaniban. Hindi po ako naghihingi ng bayad sa pagturo ko ng espiritual, pero kung magdo-donate po kayo sa akin galing sa inyong puso, ay taus-puso ko rin pong tatanggapin at pasasalamatan. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po yan sa akin at sa aking misyon. Kung interesado po kayo sa mga mahiwagang produkto ko, sana po ay ma-check nyo lang ang aking shop sa aking page. Sana po ay maka-like, comment, share, subscribe, follow po kayo para mas maipakalat pa po natin ang mabuting balita. Sana po ay matuto tayo na mag-control sa ating paggamit sa modernong teknolohiya at kumawala sa pagka-addict sa aliw ng social media, porno at video games para maging matino tayo at hindi na mabaliw. Salamat po sa inyong pagpapanood at God bless.